Ng tagulilong Haron, kapangyarihan ng anino Gahom Bertudis Mahika sa Dulom. Hello po mga kaibigan, kamusta po tayo? Welcome back sa ating YouTube channel sa Agima 13 JF. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagbisita, pagtanaw sa ating mga video talakayan. Mutya ng tagulilong Haron. Ang tago mga kaibigan ay nagpapahiwatig dito ng tinatago sa Mahika. At ang lilong naman mga kaibigan ay nagpapahiwatig dito ng nililikupan ka ng Mahika na hindi makikita. At ang Haron naman na salita namin dito mga kaibigan, nakaraya na ang ibig sabihin ng Haron mga kaibigan ay anino o landong. Ang mutya ng tagulilong Haron, mga kaibigan, ay pinakarer na Gahom Aura Mutya Bertudis. At ito ay may gabay na engkantadang putian na may kapangyarihan, mga kaibigan, na Gahom Bertudis sa Haron o anino. Kapag naangkin mo itong tangan, niya ay hindi ka makikita kapag nakasilong ka sa kahit anong mga Haron o landong o anino, mga kaibigan. Tulad na lamang mga kaibigan sa anino ng clouds, sa anino din ng taong aura at sa iba pa mga kaibigan. Pero may kaisa-isa itong bawal. Yun ay ilagay mo siya sa iyong business. Lalo na kung may tindahan ka mga kaibigan. Huwag mo siyang ilagay na permanente sa loob ng iyong tindahan mga kaibigan. Kasi hindi makikita ang iyong tindahan ng mga mamimiling mga tao. Sa diritsong salita mga kaibigan ay bawal ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang gahom sa negosyo. Ito ay malakas lamang mga kaibigan sa proteksyon pang kalahatan at pinakamatibay sa depensa panguntra sa mga masasamang elemento. Bawal din ito mga kaibigan na ilagay siya sa ibang mga mutya na panggamit sa negosyo. Kailangan may isa lang siya mga kaibigan na sisidlan. At ang sisidlan na ito ay ang kulay na pula lamang na tila. Doon lamang siya ilagay mga kaibigan. At huwag mo itong ilagay sa itim na tila. Kasi ang kapangyarihan niya ay maglaho at hindi mo na siya makikita kapag sa itim mo ito inilagay mga kaibigan na tila, nasisidlan. At ito'y kapag tumalab ang kanyang kapangyarihan sa tagulilong Haron ay hindi mo ito makikita mga kaibigan kusa itong maglalaho. Sa depensa at proteksyon mga kaibigan ay malakas ang sangkap na ito. Pero sa ating inuulit mga kaibigan, kapag may ganito kayong mga agimat, bawal na gawing anting-anting sa business at huwag niyo talagang ilagay na permanente sa iyong tindahan kasi wala talagang may makakita ng iyong tindahan at daan-daanan lang ng mga mamimili dahil sa kapangyarihan nito mga kaibigan na hindi makikita kapag nalikop ng tinatawag na anino, Haron o landong. Mainam na pagkain dito mga kaibigan sa agimat na ito upang lumakas ay pahiran lamang ng divine oil aura at sa araw lamang ng Biyernes gawin mga kaibigan ang pagpakain sa agimat na ito at mainam na lalagyan ay ang pulang tila lamang, huwag itim o iba pang mga kulay ay huwag mga kaibigan, kailangang pulang tila lamang ito ilalagay. Iwasan na ipakita o ipahawak mga kaibigan sa iba't ibang mga kamay.
Gawin si Kristo lamang ang bawat sangkap agimat mga kaibigan para mas lalong lalakas ang taglay nitong mga gahong Bertudis. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video ay lubos po akong nagpapasalamat sa pag-like, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification bell button at pati na din sa pag-follow ng ating shop doon sa Shopee sa Agimat Artin GF. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan.